At ituturo sa inyo ang inyong karapatan sa batas at lahat po ng inyong mga tanong na may kaugnayan sa batas pa rin. Siyempre, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Honorary Chairman Pastor Paulo C. Quiboloy sa pagbibigay po ng pagkakataon sa programang Pinoy Legal Minds na magbigay po ng kaalaman patungkol sa batas. Kasama natin ang ating partner na si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, good day. Hey, good day MJ at sa lahat po ng mga followers natin sa SMNI, sa Pinoy Legal Minds, sa lahat ng social media, lalo na sa ating pinakapaborito si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino ng Pinoy Legal Minds. Kaya bilis ng araw, Kuya Mark. Ilang araw na lang pala, Pasko na, no? Pasko na, so time to give love, time to give lahat ng mga graces. And to forgive, kung sino yung may kasalanan sa inyo, patawarin nyo na yan. Huwag nyo nang inimanda. Aba, teka nga. Kamusta ka naman, Kuya Mark? At kamusta ang buhay-buhay natin? So far, happy and thankful sa lahat po na nangyayari sa buhay natin. Oo, syempre. Lalo na at thankful tayo, binigyan tayo ng panibagong linggo, panibagong araw yes. na pinagkaloob sa atin ng ating dakilang ama na makapagsilbi sa bayan. Tama yan. Oo. But very maganda yung topic natin ngayon, MJ. Kasi yung topic natin, anak sa loob at saka anak sa labas. Teka, dalawang version? Hindi naman dalawang version. Ibig sabihin okay, doon, sige. Ano yung status mo? I think kailangan natin malaman kung ano yung status sa isang tao. Kasi based yan sa relationship niya, yung tinatawag na filiation. Relationship niya sa kaniyang mga magulang. Anak ba siya sa loob or anak ba siya sa labas? Ano yung pagkakaiba sa anak sa loob at saka anak sa labas? Paano kung na-annul na yung kasal ninyo? So paano, anong epekto sa mga anak? Pag na-annul yung kasal ninyo based on psychological incapacity, kasi si lalaki may psychological problem at saka si babae may psychological problem, what will be the effect to the status ng mga anak nila? Ang anak nila maging illegitimate ba? Or anak sa labas? Or maging legitimate pa rin? Paano kung nagpakasal siya ng pangalawa? Anong status ng second marriage, anak nila sa second marriage? Anak sa loob ba? Or anak sa labas? Paano naman yung anak nila sa first marriage? Anak ba yun sa loob? Or anak sa labas? And bakit kailangan natin i-describe yung bata na wala namang kasalanan yon sa mga kung naghihiwalay yung mga magulang? Bakit kailangan natin i-describe sila na anak sa loob or anak sa labas? Yun ang pag-uusapan po natin, MJ. Relax lamang kayo mga kababayan. Sa inyo pong mga tanong, ay meron tayong landline dyan. 8887-1640 sa ating pong mobile number 0917-657-1026. At syempre, sa mga free legal advice ko yung Mark, meron siyang mga numero na ipa-flash sa ating mga screen. Yes, tama. At syempre, medyo last week, medyo... Ano yung ating topic, Kuya Mark? Medyo SPG yun. Pero ang tinalakay natin, kaugnayan sa batas, yung rape law. Batas po yan kasi yung topic natin last week is about rape law, panggagahasa. Ang very simple lang naman talaga ang logic dyan eh. Yung common sense of the law on rape. May pahintulot ba? May consent ba o wala? Yun lang yun eh. Pag may consent, pure sex yun. Pag walang consent, rape yun. Mm. Yun ang pagkakaiba ng rape compared yan sa ordinary or normal sexual intercourse. Moving on sa ating paksa, Kuya Mark, anak sa loob, anak sa labas, sa batas, dalawang klase ang mga anak. Actually, apat yan. Ha? Apat na klase ng anak. Akala ko dalawa lang. Hindi, apat yun. Anak sa loob, anak sa labas, general statement yun in Tagalog, in law, Tagalog sa batas. But in English, actually, apat yan. Pag-usapan pa natin isa. Number one, ang tinatawag na legitimate child. Legit. Legitimate. So, sa Bisaya, apat, tinuod. Anak sa loob. Ah. Anak sa loob. Okay, legitimate okay. child. May tinatawag tayong illegitimate child. Anak sa labas. Ah. May tinatawag tayong legitimated child. Ba, bilagyan na lang ED. Oh, legitimated. Ibig sabihin na legitimated, dating naging illegitimate, tapos naging legitimate na. Ah. Pang-apat, adopted child. Ah, iba pala, legitimate tsaka adopted? Iba yun. Iba yung adopted. So, ano yung mag-start muna tayo sa legitimate child. Doon sa anak sa loob. Ang legitimate child, the child conceived or born. Conceived or born during marriage. Ano yung, bakit, don't forget the word or. Conceived or born. In the end, or. Or. Bakit? Paano kung nabuntis si babae, hindi pa sila kasal? Dahil nabuntis, uyak, nang iyak, natakot siya, napapahiya siya, pinakasalan siya, nagpakalalaki yung kanyang boyfriend. Tapos, after the marriage, lumabas ang bata. Ano ang status ng bata?
legitimate or illegitimate? Legitimate child, kasi ang word na ginamit ng batas, conceived. Conceived siya or born during marriage. In this case, na-conceived siya before marriage, pero na lumabas siya, naging bata siya, okay, yung birth niya after marriage. So, ibig sabihin, legitimate child siya. Anak sa loob. Anak sa loob siya. Kasi conceived or born. May tinatawag pa tayo, illegitimate. Conceived and born outside of marriage. And ang word na ginamit ng batas. Oo, yun na. Conceived and born. Ano ba yung conceived and born? For example, anak sa kabit. Anak sa ibang babae. Anak sa ibang lalaki. Anak sa pagkabinata. Anak sa pagkadalaga. Illegitimate child yun. Kasi conceived and born outside of marriage. Pangatlo, yung tinatawag na legitimated child. Aba! Ano ba yung legitimated child? Conceived and born before marriage, outside of wedlock. But at the time of the conception, at the time na nabuntis yung bata, yung babae at saka sa lalaki, walang legal impediment to marry. For example, si babae dalaga, si lalaki binata, at is 18 years old, nabuntis, lumabas ang bata, after na lumabas ang bata, nagpakasal. Ibig sabihin, nauna na lumabas ang bata, tapos nagpakasal. Nung nagpakasal sila, ang bata naging legitimated. Epekto yun ng kasal. Kasi nung nagpakasal sila, na yung bata is, wala namang legal impediment. Nung ang bata pinanganak, si babae dalaga, si lalaki binata, walang problema sila. So, ang bata lumabas. After lumabas, nagpakasal sila. Nung nagpakasal sila, ang epekto nun, ang bata naging legitimated. Kung hindi sila nagpakasal, nabuntis lang babae, hindi sila nagpakasal, ang bata is illegitimate. So, yun ang pagkaiba ng illegitimate saka legitimated child. Yung legitimated ko yung makilimbawa, nag-live-in partner sila. Live-in partner? Nagkaanak. Hindi pa. Si babae, dalaga. Oh. Si lalaki, binata. Kasi kung nag-live-in sila, tapos yung lalaki is kasal sa iba, kung nag-annul sila, nag-annul sa unang asawa, tapos nagpakasal naman, hindi yan maging legitimated. Kasi ang word yung ginamit ng batas, nung binanganak ang bata at saka nag-conceive ang bata, kailangan walang legal impediment si babae at saka si lalaki. Walang sabit. Kailangan walang sabit, tapos nung lumabas ang bata, nagpakasal sila, ang bata magiging legitimated child. So, halimbawa, mag-live-in partner, parehang walang sabit, nagkaanak, pagkasal nila, yung bata, legitimated na. Legitimated child. Okay. Ganyan. Ang pang-apat, yung tinatawag na adoption. Ang adoption, by fiction of law, ang bata maging legitimate child. By fiction of law. Ibig sabihin, hindi mo talaga anak yon by blood. But by fiction of law, in-apply mo sa court, naging, then, na qualified ka naman, in-approve ng korte, ang bata maging adopted child. The adopted child has the same right and privileges ng isang legitimate child. Mm-hmm. Kuya Mark, moderno na ang panahon ngayon, hindi na dati, na panahon pa ni Kopong-Kopong. Oh, tama. Meron na tayong mga makabagong teknolohiya. Meron tayong tinatawag na artificial insemination. Anong status ng bata kung produkto siya nito? Ang artificial insemination, the children conceived through artificial insemination by the wife through the sperm ng husband or even donor. Husband or donor are considered legitimate. Pero may requirement. Kailangan, yung artificial insemination, kailangan authorized by both the husband and the wife, ratified by both the husband and the wife in writing. Kailangan in writing yan. Notarized, kailangan in writing before marriage and registered with the local civil registry. Kung nagawa na yun, kahit na ang bata is through artificial insemination, para injection yata yung sperm, through not in a natural way, but in a science way, ang bata maging legitimate. Pero kung hindi, walang nag-artificial insemination sila, hindi naman in writing, hindi na registered sa local civil registry, ang bata magiging illegitimate child. Oo, dito na tayo sa usapin ng karapatan. May mga tanong mamaya. Yung tanong ni Helen, mamaya sasagutin yan. Papasagot natin kay Kuya Mark. Karapatan, pag-uusapan natin, Kuya Mark. Ano bang mga karapatan ng mga legitimate child, yung mga anak sa loob? Ang karapatan ng legitimate child, number one, the child shall use
the surname of the father. Shall ang ginamit na batas. Mandatory. Pag legitimate child ka, mandatory apelido ni lalaki o ni tatay ang gagamitin mo. Shall use the surname of the father. Number one. Number two, entitled sila ng support. Support, ibig sabihin, financial support, pagmamahal, pagbibigay ng oras, bigyan ng tamang edukasyon, tamang damit, yung tinatawag na pag-aalaga, yun ang support na pinag-uusapan. Don't forget, pag support ang pinag-uusapan, hindi natin dapat itanong na, magkano? Kasi ang support, hindi lang pera ang pinag-uusapan dito. Kwarta, ang pinag-uusapan natin dito, pagmamahal, pagbibigay ng tamang oras, and of course, depende yan sa needs ng bata at saka sa capacity to pay ng magulang. Support, pangalawa. And pangatlo, mayroon silang tinatawag na legitimes. When say legitimes, mana. May entitled sila to get mana. Yun ang mga anak sa loob. Yung tatlo. So mandatory talaga, shall use the surname of the father. So yung tatlo lang ang pagkakaiba, yung pagkakaiba ng anak sa loob at saka sa anak sa labas. Don't forget, legitimate child, legitimated child, at saka adopted child, same rights and privileges. Legitimate, legitimated, at adopted child, same rights and privileges yan, silang tatlong klase ng mga anak. Buti kung may mamanahin. Kung may mamanahin, wala problema yan. Ang problema, may mana ba sa utang? Pwede ba manahin ang utang? Patay tayo dyan. Ibang topic natin yan. Kaya Mark, may tanong dito. Tatanong ko lang po, kung legitimate child pa rin po ba may tuturing kung nagkamali ang spelling ng family name ng bata sa apelido ng tatay niya? Ano raw po ang gagawin? Kung may mali ng spelling, simple lang yan. Hindi naman ma-epekto ang status. We're not talking, kung mali yung spelling ng birth certificate, yung status, naging babae kahit lalaki naman, or yung apelido na, nabaliktad ang apelido, narong spelling, at ang tawag doon, clerical errors yan. You just go to the local civil registry para baguhin yung mga pagkakamali ng birth certificate. Hindi yan maka-epekto sa status ng bata kung anak ba siya sa loob or anak siya sa labas. Alright, Kuya Mark, kung parehas ang karapatan ng legitimated at adopted, paano naman yung mga illegitimate? Mayroon ba silang karapatan? May karapatan sila. Number one, ang illegitimate child shall use the surname of the mother. Okay, shall use the surname of the mother. However, may word however. Mm. Kasi may bago tayong batas nito. Yung however, subalit. However, dati, shall use the surname of the mother. Period. But because of the list, may bagong batas. However, subalit, the illegitimate child may, hindi mo siya, may use the surname of the father. Ang anak sa labas, pwedeng gamitin ang apelido sa tatay. But may requirement. Kailangan si tatay nakapirma sa birth certificate ng bata, affidavit of acknowledgement. Mm. Acknowledgement, but ang word na ginamit ng batas, the father may use. So it means, depende pa rin sa nanay. Kung pumayag si nanay na gamitin ang apelido ng tatay, pwede yan. Hindi mandatory. Kasi he is an illegitimate child. The word ginamit ng batas, may. Ibig sabihin, pag may, pwedeng gamitin ang apelido ni tatay, pwedeng gamitin ang apelido ni nanay. Ang may magbibigay ng consent, si nanay. But kung tatay ang gagamitin, kailangan si tatay nakapirma sa birth certificate sa likod. Mm. Ang tawag doon, affidavit of acknowledgement. Paano naman kung na-registered ang bata, illegitimate, na-registered na, ang ginamit na apelido kay nanay? Oh. Pagkatapos, nagkaliguan ang dalawa, nagkabalikan. Yun. Tapos, sabi nila, pwede ba na sabi ni tatay, gamitin mo yung apelido ko? Anong gagawin nila? Na-registered na eh. Ang apelido na ni nanay ang ginagamit. Tapos, gusto na ni tatay na palitan. Pwede ba? Yes, pwede. Ang tawag doon, through annotation. Kailangan, pag annotation ang pinag-usapan natin dito, gagawa si tatay ng separate document, hindi sa likod ng birth certificate kasi na-registered na eh. Mm. Gagawa lang sila ng simple affidavit, yung tinatawag na affidavit of use of surname of the father. Affidavit of use of surname of the father, i-registered yun sa local civil registry kung saan pinanganak ang bata. But kung yung bata is more than 18 years old na, kailangan magbibigay ng consent ang bata. Kung gagamitin ba niya ang apelido ni tatay, kailangan may consent ang bata pag more than 18. Mm. Then, may pangatlo pang requirement. Pag separate document na, ibig sabihin hindi naka-registered sa
hindi nakapirma si tatay sa likod ng birth certificate, kailangan mag-produce sila at least two of the following. Number one, yung tinatawag na records of employment na nakalagay doon ang anak ng bata, inacknowledge niya. Second, yung records ng SSS, sa GSIS, sa insurance, yung certificate of membership ng organization or SALEN ng mga government officials, naka-indicate talaga doon ang anak sa labas. Para at least magamit ng bata ang apelido ni tatay. We are talking here na through annotation. Dalawang kasing klase yan eh. Pag anak sa, kung gamitin mong apelido ni tatay, dalawang klase yan. Yung una, si tatay nakapirma sa birth certificate. Sa likod. Oo, sa likod. Yan, wala lang kailangan. Pirma lang, tapos na yan. But whatever, kung na-registered na yung birth certificate, then hindi nakapirma si tatay. Then, dalawang isip sila, gusto na nilang, nag-isip sila na baguhin ang apelido ni tatay o ng bata from nanay to tatay na anong gagawin nila kung na-registered na, natapos na na-registered yung birth certificate, simple lang, through annotation. Pipirma ang tatay ng affidavit of use of surname, tapos i-registered yun sa local civil registry kung saan pinanganak ang bata. Paano naman, Kuya Mark, kung gustong gamitin ng alak sa labas yung apelido ng kanyang stepdad? Yun, simple. Yun. Ganun din. Yun din. Yun ang gagamitin niya. So, depende. Kung pag anak niya, yung birth certificate na pina-registered yung birth certificate, nakapirma ang tatay, walang problema yun. Kung, paano kung hindi nakapirma ang tatay? Patay. After 2 years, gusto baguhin, gamitin na apelido ni tatay, anong gagawin niya? Annotation ang tawag doon. So, annotation, i-registered yung affidavit, yung tinatawag na affidavit of use of surname of the father, i-registered yun sa local civil registry kung saan pinanganak ang bata. Alright, may tanong dito. Magandang araw po, Kuya Mark. May tatanong po ako. Gusto ng anak ko na mapalitan yung apelido ng apo ko gamit ang apelido ng tatay niya. Pero hindi sila kasal at hiwalay na rin 4 years na. Kung birth certificate ng bata ay pinirmahan ng tatay, paano po ba ang tamang gawin? Sa ngayon po, yung tatay ng apo ko ay meron na ring asawa, pero ang anak ko ay walang asawa. Maraming salamat po. Yung sinasabi ko, kung yung birth certificate ng bata, kung nakapirma ang tatay, pwede na gamitin ang apelido ni tatay sa bata. Kung nakapirma sa birth certificate, it means ang tatay nakapirma ng affidavit of acknowledgement na siya yung tatay ng bata. Inamin niya na siya ang tatay ng bata. But what if hindi siya nakapirma? Hindi ba pwedeng gamitin ang apelido ni tatay? Kung hindi nakapirma si tatay sa birth certificate, except through annotation. In this case, kailangan pipirma si tatay, nag-execute siya ng affidavit of use of surname, isubmit niya sa local civil registry, and that's the time na pwede nang gamitin ni illegitimate child ang apelido ni tatay. Illegitimate yan kasi hindi naman nagpakasal ang tatay at nanay. Ang tanong, ano raw po yung mga ebidensya, Kuya Mark, na kinakailangan mong ipresenta para mapatunayan mong anak mo nga yung bata? Simple lang yan. To prove na anak mo ang bata, yung tinatawag na, of course, your birth certificate. Proof yan na anak mo ang bata. Second is yung tinatawag na public or private document of admission. Inamin mo na ikaw ang tatay. For example, hindi naman kailangan birth certificate or affidavit. Kahit na letter, Merry Christmas. Merry Christmas, anak. Kumusta ka na dyan? It means inamin mo na. Yung Christmas card nakalagay doon, anak, kumusta na kayo? Merry Christmas. I love you. Ang pinakamamahal mong tatay, si Juan de la Cruz. Yan. Yung Christmas card na yan is already an evidence na inamin mo na ikaw ang tatay ng bata. So, by that alone, patunay na yun kay Mark. Tatayo na sa korte yun. Tatayo na sa korte yan. But may issue dito. Ay, ganun. Paano naman mo, paano mo mapapatunayan na hindi naman ikaw ang tatay? Ay, naku, kasi matindi yan. Kasi iba ang tatay, iba ang nanay. Ang nanay kasi, pag nabuntis ka, nasa tiyan mo yung bata. Automatic. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko ito anak, nasa tiyan mo nga eh. Di ba? But kung ikaw ang tatay, based yan sa trust ng asawa mo, na ikaw talaga ang tatay. Based yan sa trust. So yun ang batas dati. Of course, ngayon, may special na ngayon kasi may DNA na. But dati, dahil lang sa tiwala mo sa asawa mo na ikaw ang tatay ng dinadala niya, yun ang pagsabi ng fatherhood is a matter of faith. Faith yun. Pagtitiwala lang ng asawa mo na ikaw talaga ang tatay. Dalawang bata. Tapos,
sa kapitbahay mo pala yung anak na yun, sa asawa mo, sa ibang lalaki. So yun, anong gagawin mo? How can you prove na hindi ikaw ang tatay ng bata? Simple lang. Number one, yung tinatawag na physically impossible. Physically impossible that you have sexual intercourse with your wife within the first 120 days of the 300-day period prior to the birth of the child. Physically impossible, ibig sabihin ng physically impossible, imposibleng na magtali kayo ng asawa mo first, o FW ka. Yan. O paano nabutis yung asawa mo na nasa Saudi ka, tapos isang limang taon ka sa Saudi. Pagbalik mo dito, yung asawa mo, dalawang anak na. Paano yun? Paano naging bata yung dalawang bata na yan? Kung nandun ka sa Saudi, limang taon ka dun. Pagbalik mo, yung asawa mo, buntis na, tapos may dala pa isang bata at isang taon. Patay. So paano naging bata yun? So it means physically, impossible na magtalik kayo. Hindi pa pwede magtalik through Viber or through Zoom. Online na pagtatalik, may mga ganun. Wala namang ganun. Physically impossible. It means may physical contact talaga ang mag-asawa para mabuntis. Wala namang technology tayo ngayon na through computer, mabuntis ang bata, ang babae. Di ba? So physically impossible for the husband to have sexual intercourse 120 days of the first 300 days prior to the birth of the child. It means that yung 300 days, 9 months yun. Mm. Okay. Ang pangalawa, i-prove mo through biological science. Ayan na i-prove yung mga mo ano? Through DNA. DNA. I-prove mo through biological science na imposible ako yung anak o ako yung tatay ng bata na o ng bata na yan through DNA. The second proof na hindi ikaw tatay. May pangatlong proof pa. Ang pangatlong proof, yung tinatawag na artificial insemination. Yung artificial insemination, di ba kailangan nakaperma kayo ng artificial, ng consent of the artificial insemination. Paano yung perma ninyo is acquired lang through fraud, through threat, intimidation, and due influence, yan. Or hindi na registered yung, na-authorized yung perma ninyo, pwedeng proof yan na ang bata, hindi ikaw ang tatay ng bata. Or hindi matatawag na legitimate child ang bata on the ground na there is no valid artificial insemination requirement under the law. Pag nakuha kahit isa doon sa mga conditions, Kuya Mark, pwede mong hiwalayan si Mrs. Ay, iba yon. Ay, iba na naman yun. Hindi ibig sabihin na ang asawa mo may ibang kalaguyo. O naunahan ka. Pwede mong hiwalayan. Pwede mong hiwalayan, but ibang proseso yan. May tinatawag tayo. Pwedeng annulment, pwedeng legal separation. That's another issue. Like for example, di ba, one of the grounds of legal separation is yung tinatawag na sexual pervert or your infidelity. That's one of the grounds of legal separation or pwede ka mag-file ng annulment based on psychological incapacity. May tanong si Jeff. May tanong po ako. More than 20 years na kaming hiwalay ng aking asawa at may bago na akong pamilya. Just recently, lalaman ko na ginagamit niya ang apelido nung ikinasal kami ay iba sa kanyang birth certificate. Tanong ko lang po, valid po ba yung kasal? Thank you, Kuya Mark. Ang kasal ninyo, kung dalaga ka, binata siya, valid ang kasal. Pero kung hindi naman ibig sabihin, kung void you or mali yung birth certificate na pinipresenta ninyo for to get the marriage license, maging void ang kasal ninyo. Don't forget, ang birth certificate, it is an evidence of your birth, evidence of your gender, evidence kung sino ang tatay mo, sino ang nanay mo. But iba yun sa marriage contract because a marriage contract, it is an evidence of the validity of marriage. So iba yun. So it means kahit na may epekto, may legal effect yung may problem yung marriage, yung birth certificate ninyo, it will not affect the validity of your marriage. May tinatawag tayong prescriptive period sa lahat ng mga reklamo, Kuya Mark. Datama. Eh dito ba may meron din? Meron din. You can question the legitimacy of the child if you're the father within 1 year. Kung same town kayo or city. Or kung outside the town or city within 2 years. But if you're abroad within 3 years, from the knowledge of birth, hindi from the birth ha, from the knowledge of birth of the child, yun ang starting point of the three-year period or a period or two-year period or one-year period, mag-start yun from the knowledge of the birth of the child. Kung hindi mo alam, hindi pa mag-start yung prescriptive period.
kung sumablay ka doon sa prescriptive period requirement, ano mangyayari? Of course, you cannot anymore file a complaint for that. But don't forget, ang bata mayroon din. For example, ang bata, mahirap siya. Oh. Anak siya ng katulong. Mm. Tapos, hindi niya alam na yung tatay niya sobrang yaman pala. So, anong gagawin niya? For example, yung tatay niya namatay na, may mana pala siya, maya sobrang ilang milyon. 100 million. 100 million. Yeah. Anong gagawin niya? During his lifetime, pwede siya mag-file ng petition for the acknowledgement sa kanyang legitimacy. During his lifetime, walang term. Habang buhay siya. Habang buhay siya, yung bata na yan, pwede mag-claim na siya talaga ang anak ni Mr. Billionaire. Oh, kasi maraming ganyan, Kuya Mark, sa drama eh, di ba? Yung bilyonaryo, naanakan niya yung kanyang katulong. Oh. Tapos yung anak, inalaman na meron pala siyang karapatan sa mana. Oh, yes. So, yeah. So in that case, during his lifetime, pwede siya mag-file ng petition to claim legitimacy ng kanyang pagkatao in relation sa kanyang tatay. Si Carlo may tanong, Kuya Mark, may karapatan po ba ang totoong ama kahit na inilihim ng dati niyang asawa sa kanilang anak na siya ang tunay na ama? Yan. Yun nga sabi ko, kailangan i-prove natin na ikaw yung tatay ng bata. Paano mo i-prove? Number one, and the best is DNA. Through scientific, through science or biological science. So, number one yan. Pangalawa, may relationship kayo. May tinatawag kayong romantic and sexual relationship to prove na ikaw talaga ang tatay ng bata. Hindi naman pwede sabihin mo, hoy, ako talaga ang tatay ng anak mo. Hindi mo pwede sabihin yan. That's unfair. In violation ng due process yan. Kailangan, if you claim na ikaw ang tatay ng bata, you need to prove it. Anong proof? Number one, may romantic and sexual relationship kayo ng nanay. And second, mas maganda, the best evidence ngayon is yung tinatawag na DNA or through biological science to prove na ikaw talaga ang tatay ng bata. Mahal ba yung magpa-DNA, Kuya Mark? Kasi depende sa hospital. May mga hospital na mahal, may mura din, but may iba din libre. I think in a government hospital, may libre doon. Or sa, I think dito sa my PGH, I think 10,000 to 20,000. Pag kumarap ka sa korte, dala-dala mo yung DNA result. Yan ba yung honor? Kailangan mas maganda, bago ka magpa-DNA test, kailangan na mag-file ka muna ng petition sa court. The court will issue an order. Will issue an order na may DNA kayo kasi baka to prove na yung DNA na yan, at least alam ng court yan, na sinong tatay, sinong nanay, and it should be in a legitimate na mga DNA center. Hindi mo pwede na basta-basta lang kayo magpa-test sa mga hospital. Kailangan, yung hospital na yan, accredited sa isang government institution na will conduct DNA test. Hindi pwede magbuot-buot? Hindi pwede yan. Based on my experience sa isang kliyente ko, may court order pa lang bago nagpa-DNA. Yun yan. So, kumbaga, dapat idaan mo pa, lalo pag may pending na mga kaso ko yung Mark. Yes, pag may pending na kaso to prove na paano ka magkamana. For example, you are a child, gusto ka magmana. O bago ka magmana, i-prove mo muna na ikaw ang anak. Kasi kung hindi mo ma-prove na ikaw ang anak, paano ka makakuha ng mana? So first requirement to prove na ikaw yung anak ng mayamang tao na yan, o yung tatay mo, ikaw yung anak ng tatay mo, bago ka kuha ng mana, i-prove mo muna na ikaw ay anak ng tatay mo. That's very common sense. Kasi kung wala kang proof na ikaw yung anak, paano ka makakuha ng mana? Correct. Ganun lang yan. Lalo kung million-million, Kuya Mark, ang pinag-uusapan. Oh, yes, ganun yan. Di ba? Oh, tama. Kailangan mo talaga, i-gate ang iyong karapatan. Kailangan mo i-prove yan. For example, ang pinag-usapan natin sa mana kasi, hindi lang naman 500,000, 10,000, 20,000. What if yung tatay mo, bilyonaryo, boom, may billions ng pera, tapos anak ka sa labas. Don't forget, ang anak sa labas, may share. Anong share? Kalahati ng makukuha ng anak sa loob. Kung anak sa loob, baka kuha ng 200 million. Isang anak, 200 million. Ikaw, anak sa labas, may 100 million ka. Oh, tiba-tiba din. It means kalahati na matatanggap ng anak sa loob ang matatanggap ng anak sa labas. Aba. O, ganun yan. Kung may mamanahin. Kung may mamanahin. Kung wala, eh, wala din. Oh, yun ang mamanahin. Kasi, don't forget, kung mana ang pinag-uusapan natin dito, bago niyo paghati-hatian yung pera or properties ng iyong tatay na namatay, bayaran mo na lahat ang utang. Pag may sobra, yun ang paghati-hatian ninyo. It means, una mo nang bayaran ang utang, kung may utang man, kung may sobra, doon pa lang maghati-hati. Pati pala utang na mamana.
Parang ganun din, parang ganun. O mga kababayan, sa lahat po ng inyong mga tanong ha, meron po tayong text line, meron po tayong call line, at sa lahat po ng mga gusto magtanong sa Zoom, isang click lamang po, direkta, makakatanong po kayo sa ating palatuntunan ngayon pong araw na ito. Stand by, magbabalik po ang Pinoy Legal Minds. Did you know that water is the only drink that can quench your thirst? Drink Galilee Purified Drinking Water. Every bottle undergoes advanced scientific process to ensure safe, clean, and pure bottle. So what are you waiting for? Drink Galilee Drinking Water. Every bottle is a labor of love. For delivery, contact Galilee Purified Drinking Water at 0956-658-4195 or 0998-466-0202 or 8572-1869. Balik tayo muli sa ating programang Pinoy Legal Minds. Atid po sa inyo ng SMNI, ng ating Honorary Chairman Pastor Apollo C. Kibuloy, kaalaman patungkol sa batas, ang atid kasama si Kuya Mark Tolentino. Good day, MJ, at sa lahat po ng mga followers natin. Very good topic tayo ngayon, lalo na yung mga, of course, may mga Pilipino na mga lover boy kasi mga Pilipino. Ganun. You say lover boy, we cannot close our eyes na in reality, may mga tao dyan na may anak sa loob, tapos may anak sa pangalawa, may anak sa pangatlo, paano naman yung limang asawa, anim na asawa, pitong asawa, may mga ganun eh. So, ang we are talking here, paano natin protektahan yung mga anak na wala namang kasalanan yan? Kung for example, yung tatay mo sobrang pogi, ang daming nakagusto, yung mga babae naman, kahit na may asawa, pinatulan pa rin. Hindi kasalanan yan ng mga anak. So kailangan natin alamin, ano yung mga karapatan ng mga bata? Paano sila, ano yung support? Ano yung tinatawag na legitimes, yung mana? Don't forget, yung sinasabi ko kanina, MJ, na mana, anak sa loob, buo ang mana. Anak sa labas, kalahat ng matatanggap sa anak sa loob. Diba? 50%. Ang pinag-usapan natin dyan, mana. Ibig sabihin, namatay na ang tatay mo at nanay mo. That's why magmamana ka na. Patay na si nanay. Patay na si tatay. That's why magmamana ka na. Paano kung buhay pa? Ang pinag-usapan natin dyan kung buhay pa, suporta. Ang support, maanak ka man sa loob, maanak ka man sa labas, hindi pwede na anak ka sa labas, ang pagmamahal na ibibigay ko sa iyo, kalahati lang. Ang support na ibibigay ko sa iyo, kalahati lang kasi anak ka sa labas. Walang ganun. Ang kalahati at saka buo, ang pinag-uusapan dyan, mana. Pero pag support ang pinag-uusapan, what dapat pantay-pantay, buo ang pagmamahal. Maanak ka man sa labas, maanak ka man sa loob, equal ang support na pinag-uusapan sa eskwelahan, sa pangdamit, sa bahay, sa pagkain, sa pagmamahal, sa pag-alaga. Same ang support. Pag support ang pinag-uusapan, anak ka man sa loob or anak ka man sa labas. Approve! May tanong dito kayo, Mark. Kailan at saan ko ba dapat i-register ang birth certificate ng bata? Ang birth certificate ng bata, it should be registered within 30 days. Within 30 days sa local civil registry kung of the city or municipality kung saan pinanganak ang bata. Don't forget the word 30 days from the birth of the child. Kasi kung more than 30 days na, ang proseso dyan, late registration na.
So hindi siya matatawag na normal registration. Kasi normal registration, it should be registered within 30 days from the birth of the child. Masamang dulot ba yung late registration? Ay, di naman masama, but of course, mahaba-habang proseso kasi you need to have an affidavit of two disinterested person. Hindi pwede affidavit ni tatay, ni nanay. May affidavit ng mga witnesses. For example, kapitbahay mo, gagawa ng affidavit na yan si Pedro, anak yan ni Juan at taga ni Maria. Pinanganak no Agosto 25, 2020. Pinanganak doon sa Makati, sa hospital ng Makati. Kailangan naka-indicate yan. Then, ang nag-execute ng affidavit na yan, kailangan hindi kamag-anak. Affidavit of two disinterested person. Oh, malinaw kayo, Mark. Ang anak ko ay pinanganak sa ospital. Paano ko po ipaparehistro ang birth certificate ng bata? Yung attending physician, yung mga doktor, yung nurses, sila ang responsible to register the birth ng bata. Ang unang gagawin ng hospital dyan, MJ, is ibibigay ang certificate of live birth form. Yung form na yan, nakalagay na doon kung anong oras pinanganak, saan pinanganak, anong hospital pinanganak, sino, so yun ang nakalagay doon sa form. So, fill upan yun ng tatay or ni nanay ang form ng certificate of live birth. Yun ang mahirap sa pag-fill up. Kasi yung iba dyan, nasa hospital, nakahiga, papilapan ka ng form, nagkamali-mali. Bang! First, na wrong spelling. Kahit babae, naging lalaki. Kasi nga, bibigyan ni hospital ang nanay ng form, o pilapan mo yan, nanay. Tapos, galing, kapapanganak pa lang, so parang mahina yung katawan, hindi, yung utak niya, hindi niya alam anong gagawin niya. Lutang pa, lutang. Lutang pa, that's why, dami nagka-wrong spelling sa birth certificate. So, ang suggestion ko, bago niyo isubmit yung birth certificate, basahin niyo muna, tapos ipabasa niyo sa tatay, sa iyong mga kamag-anak, ipareview niyo muna bago isubmit yan sa hospital. Kasi pagkamali-mali yan, mahaba-habang proseso naman ang pag-process of the correction of entry in a birth certificate. Paano naman kung ang anak ay manghihilot, pinanganak sa manghihilot kayo, Mark? Paano i-register yung bata? Simple. Also within 30 days. Aha. But ang pagkakaiba, hindi lang form ng local civil registry na ito yung anak. Ito yung na-register na within 30 days. Kailangan naka-attach doon ang certificate ng barangay captain of the barangay kung saan pinanganak ang bata. Certificate ng barangay captain naka-indicate doon kung sino ang pangalan ng tatay, sino ang pangalan ng nanay, kung kailan pinanganak, anong oras pinanganak, saang barangay pinanganak, tapos naka-perma doon ang manghihilot. So naka-perma yung manghihilot or yung midwife bago isubmit yun sa local civil registry. But it should be done within 30 days. Otherwise, late registration na naman yan. Alright, maraming salamat Kuya Mark. Oy, sa mga gustong magtanong ha, meron tayong text line and call line, naka-flash sa inyong mga screen. Merong tayong caller Kuya Mark, si Gina Veneracion ng Davao City. Ma'am Gina, magandang araw. Hello po, magandang umaga po, Attorney Mark. Ay, may buntag from Gina of Davao. Itatanong ko lang po sana kung may karapatan po ba ang mga foundling ng mga bata. Foundling ng mga bata. Yung mga foundling ng mga bata, nakita yan. Yung mga word, nakita. Nakita sa daan, iniwan sa daan, iniwan sa basurahan, iniwan sa pintuan ng mga kapilya, mga simbahan, iniwan sa bahay, hindi mo alam kung sinong tatay at saka sino yung nanay. Yun ang tinatawag na foundling. Ang foundling, yes, may karapatan sila, but because hindi natin alam kung sino ang tatay, sino ang nanay, possibly illegitimate child sila. Or hindi mo alam yung tatay at nanay, anong gagawin mo? Ipa-submit, ipa-declare mo muna sa DSWD yan. Isubmit mo sa DSWD yan, inform ang DSWD, then the DSWD will issue or will declare that the child is available for adoption. Pag available na for adoption, pwede mo i-adopt yan. Habang wala pa, the parental authority of the child will be given to the DSWD habang wala pang tatay, wala pang nanay. Kasi pag foundling kasi, ang father, unknown. Ang mother, unknown. So who will be the father, who will be the mother? The DSWD ang magiging tatay muna. But they will declare it, yung DSWD will declare the child as person available, a child available for adoption, then it will be undergo sa mga adoption process kung yung mga mag-asawa na gusto mag-adopt. Okay, Ma'am Gina?
Sige po, maraming salamat po. Okay, right. Thank you. Si Esperanza naman, may tanong. Kuya Mark, may pamangkin po ako na lumaki sa poder ko kasi inabandona ng kanyang ina mula nang mamatay ang kapatid kong lalaki na asawa niya. Maaari ko bang ampunin yung bata? Paano ko po biglang bumalik yung tunay na ina at kunin siya? May karapatan pa po ba siya kung sakaling legally adopted ko na yung bata? Kung legally adopted na yung bata, wala na siyang karapatan. Okay? But as long as wala pang legal adoption na mangyayari, it will be done through judicial process or administrative process. Kung walang adoption ang nangyayari, kung hindi, nasa bahay mo lang yan, doon lumaki, anytime, pwedeng kukunin yan ng nanay or yung tatay. Kung wala ng tatay, ang nanay, pwede niyang kukunin yan. In the very first place, wala ka namang karapatan over the child. Kahit na doon sa'yo lumaki, ikaw nagpapakain, ikaw nagbibigay ng itamang edukasyon, hindi ibig sabihin na ikaw yung may karapatan kasi in the very first place, wala namang kayong legal relationship. So, para may karapatan ka over the child, mas maganda, kung wala na talaga ang magulang, ipadeclare mo muna sa DSWD as available for adoption. Pag na-declared na as available for adoption, yan, pwede ka na mag-file ng adoption ng bata. Meron palang case kayo, Mark, na inampon siya legally, pero bumalik yung nanay, yung tatay wala na, binawi yung anak. Hindi pwede. Hindi pwede pa sa legally adopted ng bata. Hindi naman pwede kukunin ng bata. Di ora-orada. Hindi ora-orada yan. Unless na makancel yung decree of adoption. Habang hindi makancel yung decree of adoption, hindi pwede kukunin ng bata kasi ang epekto ng adoption, termination of the parental relationship ng tatay at nanay. Wala na talaga siya. Hindi na siya maging tatay. Hindi na siya ang nanay pag-adoption kasi na-terminate na yung parental relationship. Ang totoong, ang maging nanay na yung nag-adopt at yung tatay na yung nag-adopt, ang mag-adopt ng ang totoong nanay na ng bata under the law. Yung tinatawag by fiction of law, ang tatay, yun ang adopt, ang nanay, yun din ang nag-adopt. O, kahit hindi magkadugo? Kahit hindi magkadugo, by fiction of law. Yun tinatawag by operation of law, ang tawag doon adoption. Alright, si Liza may tanong, Kuya Mark, iniwan po sa anak kong lalaki, ang anak nila, ng kinakasama niya. At hindi na namin makontakt yung babae matagal ng panahon. Ngayon po, bigla nagparamdam ang ina ng apo ko at gusto niyang kunin. 6 years old po yung bata. May karapatan pa rin po ba ang inaasawa ng anak ko kahit matagal na itong hindi kami kinamusta? Ang bata kasi pag illegitimate child, ang may parental authority ang nanay. So normally, as a general rule, nanay ang may authority sa bata. As a general rule. But you can question it. You can file a petition sa court na to terminate the parental authority ng nanay kasi inabandonan niya yung bata, pwede naman ganon. But as long as walang legal process, pwede talagang kukunin ng nanay ang bata kasi siya ang nanay. Mayroon bang tinatawag kayo, Mark, na inabandonan mo but in good faith dahil may rason ka? Pwede naman ganon. So kung inabandonan mo, mag-good faith ba yan, mag-bad faith ba yan, actually, in the eye of the law, kung ikaw ang nanay, kunin mo ang bata because you have the right to do so. Except kung adopted na. Kung adopted na, wala ka na. Tanggal na yung parental authority mo over the child or yung lola mag-file ng petition for the termination of the parental authority ng nanay. In that case, hindi na pwede kunin ng nanay ang bata. Si Ronald Padero, isang OFW sa QC, pwede po ba ako humingi ng tulong sa problema ko about annulment at kay Attorney Mark Tolentino? Kaso limited po ang budget. Annulment pala ito kaya? Ang annulment ang pinag-usapan. Kung limited ang budget mo, you can go to the PAO, Public Attorney's Office, or you can go to the yung mga law school dito sa Pilipinas, may mga legal aid sila. Libre ang serbisyo ng mga abogado. But kahit libre ang serbisyo ng mga abogado, may konting bayad pa rin yan sa mga filing fees, sa psychologists. So yun ang mga possible na magagastos mo. Balik tayo sa usapin sa birth certificate. Paano kung yung pagkakuha ko ng birth certificate, Kuya Mark, hindi ako rehistrado sa NSO? NSO dati, PSA ito ngayon. Ngunit ako ay rehistrado naman sa local civil registry. Ang unang gagawin mo, online ka, kunin mo yung birth certificate mo. Pag wala kang birth certificate, the NSO or yung PSA will issue NRC. No registration certificate. Kung wala kang birth certificate, ang issue ng PSA, NRC or non-registration certificate. Kung ang gagawin mo, pupunta ka sa lugar kung saan ka pinanganak. Kung pinanganak ka sa Makati, pupunta ka sa local civil registry ng Makati. Tapos, kukunin mo yung birth certificate mo doon.
tanungin mo bakit hindi na wala ka, may NRC ka na, na may birth certificate ka naman. So ang gagawin naman ng Makati, baka, baka yung birth certificate mo hindi na forward sa PSA or hindi na encode or natabunan. So you just request the LCR ng Makati to endorse your birth certificate to the PSA para makakuha ka ng original birth certificate. Alright. Kung, ako yung single mom, Kuya Mark. Ako, ano ang ilalagay kong pangalan ng tatay sa birth certificate ng bata? Depende. Kung hindi in-acknowledge ng tatay ang bata, tinakbuhan ka. Tinakbuhan ka. Ang ilagay mo doon sa father, ilagay mo doon, not applicable. N-A. N-A. Hindi, not available. Ha? Not applicable. N-A. Pag hindi in-acknowledge ng tatay ang bata, ang ilagay mo sa tatay, not applicable or N-A. But, kung in-acknowledge naman, ibig sabihin, yung birth certificate, sa likod ng birth certificate, nagapirma si tatay. It means affidavit of acknowledgement. So in that case, pwedeng gamitin ni bata, yung illegitimate child, pwede niya gamitin ang apelido ni nanay, pwede niya gamitin ang apelido ni tatay. Pero kung na late na, na-registered na, then blanco talaga ang tatay, then gusto ni tatay na gamitin after ilang taon, through annotation. Annotation, as what I've said, ang gagawin doon, si tatay mag-execute ng affidavit of use of surname of the father, if isubmit yan sa local civil registry para ma-annotate sa birth certificate, in that case, pwede nang gamitin ang apelido ni tatay ng bata. But kung walang consent ng tatay, kung anak ka sa labas, hindi talaga pwedeng gagamitin ang apelido ni tatay. It means consent sa tatay is mandatory. Nako, ang haba pala ng proseso. Mapapakamot ka lang sa ulo. Consent ng tatay is mandatory. Bakit may ganoon? For example, dalagang nanay ka, may anak ka lumabas. Ang gagawin mo, father, baka ilagay mo doon pangalan na sikat na tao. Ang pesa ka niya. Misa, ilagay mo doon Piulo Pascual. Oy, pwede. Ilagay mo doon Ferdinand Marcos. Ilagay mo doon sino pa yung mga sikat na tao dyan. Example, ilagay mo doon. BBM. BBM, ilagay mo. Tapos, hindi naman sa kanya. Sample lang. So, pwede i-question yan. Kasi bakit nakalagay doon na wala? So, kailangan may consent ang tatay. Oo nga, no? Pwede palang ganun, Kaya Mark, no? Pwede may iba dyan. Dami-dami mga anak na dalagang babae na ilagay nila sa tatay nila yung mga sikat na mga pangalan. Tapos, hindi pala tatay. So, kailangan may consent ng tatay basta ang bata is an illegitimate child. Oo. Maraming mga... Pwede pala yung gamiting modus kung wala yung acknowledgement mula doon sa paternal side. So, kailangan, basta illegitimate child, kailangan ng consent. Pero kung kasal, kasal si nanay ni tatay, kahit walang perma ni tatay, mandatory gagamitin ni bata ang legitimate child, ang apelido ni tatay. Mandatory because under the law, if pag-asawa si babae at saka si lalaki, there is a presumption na yung anak nila, ang tatay, yung kanyang asawa. There is a presumption in law. Automatic si Angelo Santos ng Tacloban City. Angelo, magandang araw. Maganda. Hello po. Yes, magandang araw. Attorney, may tatanong po sana ako. Kung kakilala ko po, lumaki po siya sa orphanage. Tapos, inada po siya. Pero po, bigla pong nakita nung tunay niyang magulang. Ano po ba ang habol nung tunay na magulang doon sa tunay niyang anak na inadopt ng ibang tao? Wala lang habol. Basta may legal adoption lang mangyari. Basta illegal adoption, yung bata kasi, pag nawala or inabandon na, then nandun na sa mga home for the, yung mga child na inabandon child, minsan sa mga DSWD, ang gagawin ng DSWD is they will declare the child as available for adoption. Bago nila i-declare na ang bata is available for adoption, may publication pa yan. May mga certain investigation pa yan kung sino ang tatay, sino ang nanay. Kung wala talaga nanay, walang tatay, so the DSWD will act as tatay and will act as nanay. So kung na-adopt na, na-terminate na ang parental authority ng tunay na magulang. So wala na habol ang tunay na magulang pag adopted ang bata. Alright. But make sure lang na ang adoption is legal adoption, hindi yung adoption na palusot. Iba yun. Kailangan may adoption kasi may iba dyan, yung birth certificate. Walang adoption. Ang nilagay doon tatay, si Pedro. Ang nilagay na nanay, si Juan. Hindi naman totoo. Nilagay lang.
Is it a legal adoption? Hindi legal adoption. Yun ang tawag doon, simulation of the birth certificate, and that is falsification of a public document. Hindi yun. Ang adoption, dadaan talaga sa proseso yun na qualified ka talaga, dadaan ka sa DSWD, dadaan ka sa korte, yun ang adoption. Pero kung yung birth certificate mo, nilagay mo ang tatay, ibang tao, nilagay mo ang nanay, ibang tao, para i-registered mo, ang tawag doon, simulation of the birth certificate, falsification of a public document yun. Alright. Angelo, okay na? Po, paano po kung yung ano, yung bata po mismo, gusto niyo pong bumalik dun sa tunay? There is no, wala na talaga yan, kasi in the eye of the law, ang pinag-usapan natin dito, parental authority. Kung babalik ang bata, pupunta doon, makikusap sa totoong nanay niya, wala nang problema yan. But ang pinag-usapan natin dito, parental authority of the child, if the child is below 18. Pag ang child is below 18, ang under pa siya ng parental authority. Ang may parental authority sa kanya, ang nag-adopt sa kanya. Hindi ang kanyang tunay na mga magulang, kasi na-terminate na ang parental relationship ng tunay na magulang as the effect of yung tinatawag na adoption. Alright, Angelo? Okay po, salamat po. Maraming salamat, Angelo. Kuya Mark, may tanong. Paano raw kung ang ginamit ng babae na hindi mo kilala, nilagay doon sa birth certificate ng bata? Attorney Mark Tolentino, ano nang gagawin mo? That is falsification of a public document. Kakasuhan mo. Actually, depende. Pwede kong kausapin. Bakit nilagay mo yung tatay, pangalan ko? Hindi naman ako anak niyan o tatay niyan. So that is falsification. Ang tawag doon, simulation of the birth certificate. Granting totoo. Oh. Granting totoo. Ako ang tatay ng bata. Oh. Tapos hindi ako ang nakapirma. Oh. Void yun. Hindi pwedeng gamitin ang apelyido ko bilang tatay. Hindi ka pwede, kasi in the very first place, hindi naman ako nakapirma sa birth certificate. Hindi naman ako nag-execute ng affidavit of acknowledgement or affidavit of use of surname of the father. Wala naman akong ginamit ng ganun. So it means, walang authority ang illegitimate child na gagamitin ang apelyido ng tatay. Lusot pa rin. Kaya Mark, may tanong dito. Ako ay single mom. Tama ba na ang surname na gagamitin ko ay surname ko at hindi sa tatay? Kung, okay, ang question dyan is surname ng na babae. Bata. Oh. So, if you're a single mom, mandatory ang apelyido ng anak sa labas, ang apelyido ni nanay ang gagamitin. Mandatory. However, pag in-acknowledge ni tatay ang bata, the child may use, optional, may use. Ibig sabihin, kahit na in-acknowledge ni tatay na siya ang tatay ng bata, hindi mandatory na gagamitin ang apelyido ni tatay. Kasi ang word na ginamit ng batas, the child may use the surname of the father pag illegitimate child. Pero pag legitimate child, the child shall use the surname of the father. Mandatory pag anak sa loob, pag anak sa labas, optional on the part of the father, of the father's surname. But kahit na in-acknowledge pa yan ng tatay, hindi mandatory na gagamitin ang apelyido ng tatay. Optional pa rin yan, and ang mag-decide dyan, ang may parental authority, in this case, ang may parental authority, ang nanay. Si Annalyn Sanchez, kung ang lalaki ay may anak sa labas, Kuya Mark, pwede bang tumanggi ang asawa niya na ipagamit ang apelyido? Walang authority ang legal na asawa. Kasi ang pinag-usapan natin dito, ang relationship ng tatay at saka yung bata. So kung may legal na asawa si tatay, wala siyang authority. Kasi in the eye of the law, ang sabi ng batas, consent lang ng tatay ang kailangan, hindi consent ng asawa ang kailangan. Ang anak sa labas mo, Kuya Mark, ay walang middle name. Ang anak sa labas, as a general rule, pag depende, pag hindi in-acknowledge ni tatay ang bata, walang middle name. It means, apelyido ni nanay ang gagamitin, ang middle name, blanco. Posible yun. Kung anak ka sa labas, posible na wala kang middle name. May ganun pala? Yun yan. But in practice, ang ginagawa nila, kung ano yung middle name ni nanay, ginagamit sa bata. Kine-carry na lang. But kung batas ang pinag-uusapan natin dito, pag anak ka sa labas, wala ka talagang middle name pag hindi ka in-acknowledge ni tatay. Pero pag in-acknowledge ka ni tatay at ginamit mo ang apelyido ni tatay, may
middle name, kayo ang apelyido ni nanay ang gagamitin mo kung middle name. Pag halimbawa kay Mark, apelyido, wala kang middle name, may ano ba yan? May mga masamang dulot ba? Wala naman yan. But in the eye of the law, kasi parang discriminatory, parang kung wala kang middle name, parang ayaw, ala ka sa labas kasi wala kang middle name, di ba? So ang ginagawa ng iba, yung ginagamit lang middle name, yung middle name ng kanilang nanay. Hmm. But actually, pag anak ka sa labas, pag hindi ka in-acknowledge ng tatay mo, wala ka talagang middle name. Alright, review tayo. Ano yung apat na status kayo, Mark, ng mga anak? Apat yun. Una, legitimate child. Kasi legitimate child, conceived or born during marriage. Conceived, nasa tiyan, or pinanganak during marriage, legitimate child. Pangalawa, yung tinatawag na artificial insemination, legitimate child pa rin yan, basta ang artificial insemination authorized by the husband and the wife in writing before marriage and registered with the local civil registry. Yun ang legitimate child. Ang illegitimate child, conceived and born outside of wedlock. Outside of wedlock, may isang anak sa pag-adalaga, anak sa pagkabinata, anak sa kabit, anak sa ibang lalaki, ibang babae, yun ang tinatawag na illegitimate child. Ang legitimated, conceived and born outside of wedlock, walang kasal, but walang legal impediment to marry each other. Then nagpakasal sila, later on, after pinanganak, ang bata magiging legitimated. At pang-apat, yung adoption. By fiction of law, pwedeng may dugo, pwedeng walang blood relationship, pwedeng kang i-adopt. So it means, kahit sarili mong anak, pwede mong i-adopt. Paano? Anak mo sa pag-adalaga, anak mo sa pagkabinata, ang bata is an illegitimate. I-adopt mo para mag-promote yung status niya from illegitimate to legitimate by adoption. Pwede. So ibig sabihin, kahit anak mo sa labas o anak mo sa labas, pwede mong i-adopt. Kahit kadugo mo yan, pwede mo pa rin i-adopt yan. Ito na yung paborito nating part ng programa. Ano bang moral lesson natin, Kuya Mark, sa ating paksa ngayong araw? Simple lang yun, MJ. Ang moral lesson dyan, kung may kasalanan ang magulang, hindi yan kasalanan ng mga bata. So, ibig sabihin, in the eye of the law, we need to protect the interest ng mga bata. Kasi, innocent is them. Baby pa yun eh. Wala namang kasalanan yan. Bakit natin sila bigyan ng problema? So, that's why, bibigyan natin sila ano yung guidance natin dito. May anak sa loob, ito yung right nila. Anak sa labas, ito yung right nila. So, malaman natin yan, kahit na anak ka sa labas, pwede kang i-promote. Paano ka i-promote kung anak ka sa labas? Adoption. I-adopt mo ang anak mo sa labas para maging legitimate child. Pag maging legitimate child, equal na ang share nila. So, anak sa loob or adopted child, equal ang share sa inheritance. Don't forget, in inheritance, patay na ang magulang. Pat ang support ang pinag-uusapan, buhay pa ang mga magulang, it means dapat pantay-pantay, anak man sa loob, anak man sa labas. Kuya Mark, saan po nila kayo mapapanood bukod po sa ating palatuntunan dito po sa SMNA at para po sa mga libreng payong legal? For free legal advice, please follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and YouTube page natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. And for free legal advice and for appointment purposes, please call me mobile number or Viber, WeChat, WhatsApp sa 0968-881-1912 or 0917-329-5353. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. At sa ating pong Christmas countdown ngayong araw, mga kababayan, 78 days na lamang. Pasko na, Merry Christmas po at kabilis ng takbo ng araw natin, Kuya Mark. Yes, Merry Christmas, time to give love, time to forgive, and always happy. Approved. At syempre sa ating pinakamamahal na honorary chairman, Pastor Apollo C. Quiboloy. Maraming salamat po, Pastor, sa panibagong pagkakataon na iyong pinagkaloob sa ating programang Pinoy Legal Minds na makapagturo po sa karapatan ng ating mga kababayan. Dahil mahalaga, Kuya Mark, na alam nila yung kanilang karapatan. Yes, alam nila ang karapatan kasi pag alam mo ang batas, hindi ka maabuso. Yun lang ang benefit pag alam mo ang batas. Next week ulit, magsama-sama po tayo dito po rin sa ating programang Pinoy Legal Minds. Sa problema muling
Sagot sa katanung aking do'y legal mind. Sinong kakabay nagampir ang katarungan? Bakas sa justisya sa aking do'y legal mind. Do'y legal mind. Subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates.